Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Tuesday. So another bloody day dito sa market natin. Laglag na naman tayo. So nag-drop po yung index natin ng -1.25%. So dami natin nakita na, no? Laglagan sa mahawak natin na stocks. So 6,000 na nga. Ayan na, tinitest na ng index natin yung 6,000 level. 6,047.97. At hindi pa natin makita na mag-rebound yan. Sabi natin kahapon. Kasi nga, net foreign sales. So ngayon, medyo malakas pa, 566.33 million net foreign sale dito sa ating market. Pero malapit na yata mag-oversold itong si TSE. Hopefully, medyo malapit na rin po na mag-bounce yung ating market. Pero sa ngayon, lahat ng pag-uusapan natin na trending stocks, pulahan po sila. So laglag, majority ng stocks na or lahat ng trending na nakikita natin as of now naman. Okay, so si PLC, ito yung pinakamalakas yung drop sa trending natin. Nag-drop po siya ng -11.11%. So finally, nag-give way na rin siya, nag-profit taking na yung iba kasi medyo delikado sa market natin, di ba? Malakas yung buhos ng ating mga traders. So meron siyang net foreign sell na malit lang, 208K. Pero mga locals kasi ito, di ba? Mga call boys. Yun na dito kay PLC naman natin. So, grabe yung drop ng mga stocks natin. SEC, so nag-drop din siya pero malakas kasi may tagatulak siya eh. Meron siyang 11 million net foreign buying sa ngayon. -0.57%. So, wala pa rin tayong balita tungkol sa mga rumors sa kanyang dividendo dito. So, kaya pala pinag-usapan siya from the past few days. So, nag-give way din yung kanyang price action. So, nag-drop siya -2.94%. Meron siya net foreign buy pero 1.28 million lang itong si dito natin. So below 2 pesos na si dito natin. Ayan, tingnan natin. Hopefully hindi siya umabot sa piso. Kasi yun yung pinambili o yung price ng mga bagong investor na pumasok naman sa kanya. Nagdagdag ng additional shares sa market. So si Plus, drop din siya, -3.87%. So wala tayong pagtaguan ngayon. Meron siyang net foreign buy na 4.16 million. Tingnan natin kung pullback lang yan. Si Ayala, so nagigibway na rin siya. Medyo malakas yung net foreign sell natin. Minus 80 million itong si Ayala. Ali, meron siya 3.64% na drop. And then si AP, so although hindi naman siya matatanggal sa blue chip, so mukhang siya yung napag-initan dito sa mga foreigners natin. Meron siyang 188.17 million net foreign sell. So -4.10% or 16% itong CEP natin. So nag-alisan na rin yung nag-cut loss na rin siguro yung ibang investors. Kasi paano eh, palabas lahat ng foreigners dito sa mga stocks natin. So meron tayong pattern na nakikita sa kanya mamaya dito sa bandang kaliwa ng chart. Makita natin yung halos parehas na ginawa po ng ating index nung naglabasan din sila. Last time mag-oversold si PSE pero nag-bounce din naman siya later on. Okay? So yan po yung ating mga trending stocks ngayon. So bloody Tuesday. Yan. Sale ngayon, di ba? So disclaimer guys, sa mga bago dito sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes. Huwag mo pong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved. So nasa super risk side yung ating PSE market as of now. Follow mo na lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Due diligence lang po ha, sa mga binibili mo na stocks. Subscribe ka lang dito para updated ka sa reviews. Reviews lang naman tayo. And then yung mga gusto nang mag-join dito sa group, sali ka lang po kung gusto mo ng guide sa Philippine market trading and investing naman. Sa mga nakasubscribe, salamat po sa mga laging sumusubay dito sa trending stocks natin, si Voxa.com natin. Pinaalis muna yung isang video natin kasi yung kanilang date of conference dito sa Malaysia is mukhang babaguhin nila. Okay, so check na lang. Company reviews is nandito siya, so check na lang. Sample trades, wala tayong magagawa ngayon. Mga yun dyan kasi pabagsak yung mga stocks natin, basic indicators, mga technical analysis, yung risk management natin, yung hawak pa natin na stocks, malakas ba yung kanyang funda para pag-reverse sa market is okay ulit siya, mag-reverse din yung kanyang direksyon. And then yung mga PSE market studies natin. Sa crypto, so follow mo lang ako dito sa ating Palabi Trader, Crypto ko to, para updated ka dito sa mga posts natin about sa cryptos. Sa social media, dito sa ating Facebook account, follow mo na lang po ako para updated ka sa mga posts natin dito din sa ating Facebook page. So check mo na lang po yung mga nakalagay dyan.
na post natin. Bodega Pics, sa mga article sa local market dito sa US at saka dito sa crypto. Kailan tayo makapag-upload dyan. Money earners, yung mga side hustles natin. Eh. Baka makatulong po sa inyo yung mga naghahanap din ng extra income na kagaya natin. Tapos, tingin tayo dito sa Twitter. Ano ba yung mga na-repost natin for today? Puro negative. So, 566.33 million. Net foreign sell pa rin po. So, ingat ng konti sa PSE market. Ang pinakatinamaan is property, gawa ni Ayala siguro yan. Yung mga properties natin, minus 2.18. Holding firms, minus 1.43%. So, pinakamababa si finance. Mukhang ito yung binibili ng mga foreigners. Kasi may mga nakita tayo dito eh. Net foreign buy. So, net foreign sell. Ito yung mga binili nila, o, mga banks. BDO, East West, saka si UBP, Robinson, Jollibee, Mer, Cebu, plus Pure Gold. Dito, ayan, binili din si dito natin. At yung mga binenta, so mga banks din, no? BPI, Metro Bank, PNB Security Bank, ASEAN, CAP, Manila Water, ANI. Si ANI nagbabounce. ABA, AC, JT Cap, LPG, Tel, Converge, ICT, Robinson, at saka si FNI. So Felix Mining is looking at developing a new nickel mine in Zambales, pero nag-drop siya ngayon. Si Now, meron siyang MOA with cyber crime investigation. Upson, minus 1.54%. So may bago siyang 7,047 square meter warehouse sa malapit sa Manila Port. Red Sea, to form the Baguio Asin Hydro Unit. ANI, buys, ito yung may news si ANI, kaya natin nabanggit kanina. Buys Australian firm, ANI completed purchase of Freshness First Private Limited, an Australian firm for 1 million US Australian dollar. Si Globe expects 124 megawatt facility data center. Tapos si Ali, so drop, sino pa ba? Ito yung mga galaw natin kanina. Sobrang pula ng mga stocks. Merong share buyback na ginagawa si AGI, AEB, SSP, Robinson, at saka si AP. Kaya lang si AP. Mukhang hindi niya kaya. So yung mga global funds natin. SMC, sees San Miguel Fossil Fuel Expansion, Manila Water will invest, laki ha, 1.15 trillion sa provision of water and waste services. Globe Mobile Payment RMG Cash keeps its lending services robust as it continues to tap Filipinos. Okay, PAL ties up with Expedia Group. Si mining sector okays mining fiscal regime bill. So yun natin mga money yan, maramdaman. Repower Energy, so may mga news siya. Si Aboites Power, so paparamdam, oh, will conduct National Irrigation Feasibility Study. May ano eh, may na shutdown na naman crypto platform JPEX shutdown some trading during ongoing investigation by the Hong Kong police. So eh na si Ani, so si Mr. Anthony Tew, ayan siya pala yan, so meron siyang bagong investment. Tapos kagabi matindi laban nandito sa US market, pero nag-close siya parang sideways lang, di ba? Pero nag-drop pa to ng more than 1%, nag-recover lang siya after before nang mag-end yung kanilang trading. So mamaya tingnan natin kung ano yung galawan sa US market. Okay? So matamlay yung ating market as of this time naman, okay? So guys, ah, yung ating patron as usual, yung mga gusto sumali sa trading group. So always open po siya sa mga gusto ng guide dito sa trading investing sa Philippine market, although during this time talagang laglag tayo kasi nga yung mga stocks natin is patuloy na bumababa yung kanila mga prices naman. Okay, so balik tayo dito sa stock market. Lapit na siguro mag-oversold to. So 6,000 ulit tayo, negative 1.25%. Puro bentahan yung foreigners, 3.49 billion. So half billion ulit yung lumabas ngayon, minus 566,000. So AP na una, minus 4%. GGS minus 4%. CJT Cap bumigay na rin pala, minus 3.67. Sa property, si Ali, minus 3.6. SMPH, minus 1.88. Sino pa ba dyan? Okay. Tapos si Metro Bank, Globe, AGI, sila lang yung berde, pero kita mo naman, parang pilit lang siya. So, konti lang din. So, property yung tinamaan, gawa ni Ayala Corporation natin. Okay? So, 39% foreign and then 61% foreign participation. So, tingnan natin, yung ating winners is mga penny stocks.
Si Annie nauna dyan, nag-option ng 5%. OLC, ayan, finally, nag-bounce na rin siya. So yung mga nakita natin na volume, di ba, nag-trending si ano, OLC last time. So yun na yun, talagang pinipwersa na siya, di ba? Kasi nga, bumababa ng bumababa kasi yung kanyang price. STR, 3.83. Si pa ba dito? Walang big dito eh. Ion, 1.74. Si Bloom, ayan, nakita natin, 1.48. BSC, nag-bounce, 1.42. Kailang kakarampot din siya. So sa mga laglaga, nauna si PLC, minus 11%. Primex, minus 7%. ELI, so drop din siya, minus 6%. Hirap talaga humabol. Si ABA, laki ng drop, ah. Minus 5%. Si ABS, minus 4.73. Si AP, minus 4. GGS, minus 4. Alinga, minus 3.6. And then si PES, minus 3.23. So, mas marami yung bloody red dito sa ano, mga stocks natin. Okay? So, punta tayo sa ating chart. Okay, hindi ko pa naayos yung ano, mga indicators natin. So, pababa yung direction pa rin ng index natin. Hindi natin mapipigil yan kasi nga po yung foreigners natin. Ayan, habang inayos natin yung chart. Yung foreigners kasi natin, di ba? So, lumalabas dito sa PSE market. So, may pattern naman siya, kailang pabagsak talaga. So, siguro ito, yan. So, kung ito yung susundan natin na pattern, mas mababa pa sa 6K. Kasi 6K na tayo eh, 6,047. Tapos, red pa rin yung ano, yung foreign buying natin. So, baka hindi pa 6,000. So, 5,900 yung next na support. Ano ba to? Pandemic na pandemic yung level natin eh. Pero kung titignan mo yung chart, yung sinasabi ko sa inyo kanina, eto na nga. So, sinusundan natin tong drop na to ng market last September din siya, oh. September din yun. September is the new ghost month, no? So, eto na tayo ngayon. So, medyo mabagal lang siya ngayon. Pero parang eto. So, parehas na parehas yung galawan nila. So, kailan ba nag-bounce yung, ano, yung market nung time na yan? Noong magkaroon siya ng RSI 21 sa index. So, bigla siyang after na kala mo wala na, biglang nag-jump, pabalik yung index natin. Okay, so hopefully, ganun din yung mangyari sa kanya. So, antayin na lang natin na mag-recover siya kasi wala namang shorting sa Philippine market talaga. So, patience lang kailangan natin para bumalik yung, or rather, para maantay natin yung recovery ng stocks. Hirap sumalo ngayon, ha? Salo ka ng salo tapos pabagsak ng pabagsak yung stocks. So, siguro antayin na natin mag-oversold si PSE. Pag ganyan, pag inantay natin siya mag-oversold, mga 5.9, 5.8 na yung ano, usapan natin na support. So, anyway, medyo maaga pa naman. Tingnan natin kung maubos na yung foreigners na yan. Na yan. And then, magbalikan na rin po sila kasi 500 eh, nung isang araw, di ba, kapon, 400. So, hindi maubos yung foreigners na lumalabas sa PSE. And then, bakit naman, ano, yung galaw natin is okay naman na yung market ay yung, ano, di ba, yung funda ng Philippine companies, pero yung galaw natin is parang ano pa rin eh, parang pandemic. So, kala mo magla-lockdown yung market, kaya bumababa. So, anyway, so nagkakabusan talaga dito sa PSC market natin. Okay? So, balik tayo dito sa no sa US market. Tignan natin yung galawan. Refresh natin siya ng konti para makita natin. Okay. So, gusto mag-verde ngayon itong si US market natin. S&P 0.1, Dow Futures 0.07, Nasdaq 0.08. So, kahapon, bloody sila, pero nag-ano siya, nag-gain pala siya kahapon, tapos nag-drop din siya, di ba? So, dito ngayon, yung galawan ngayon is okay pa naman dito sa European market. So, dito sa Asian market, medyo bloody din yung galawan. Ayun, oh, mapula. So, pag tumingin ka dito sa chart, bilang summary ng mga Asian stocks natin, yung mga indices nila, laglagan din po. So, hindi lang tayo, yun nga lang, tayo lang yung pinakamalakas yung drop kasi 1.25% yung labasan ng foreigners natin. Okay? So, bad markets. So, dito, silip tayo sa crypto. Si crypto medyo bumabawi siya ng konti. So, makita natin, medyo paberde yung galawan ng mga major cryptos natin. So, Bitcoin is 27.2. Ethereum 1.6 and then si BNB is 218. Ayan. So, puro berde yung galawan dito sa crypto ba. Mukhang, kaya lang hindi naman siya ganun kalaki.
yung inakyat niya, di ba? 25, 26K and then ngayon 27K yung galawan nitong si Bitcoin. Okay? So medyo nahiya pa rin gumalaw yung ating mga cryptos. Ayan, refresh natin to para ma-discuss natin yung ating mga trending stocks. Okay, so lahat na yung di-discuss natin, mapula. So, tingnan natin. Alam mo naman, mag-bounce siya for tomorrow's trading. So, nain natin si PLC. So, nagsawa na sila. Saglit. Tingnan natin si Lotto. Ano ba nangyari dito kay Lotto? Nagda-drop din siya eh. Malaki ba to? At nagtatakbuhan na 15%, which is normal kay ano kay Lotto. So, itong si PLC, medyo abnormal siya kasi malaki yung drain up niya, di ba? So, halos 20% yung drain up niya. Grabe to eh. So, medyo tumakbo na talaga yung iba kasi yung volume niya dito medyo malakas. Pero tingnan natin, mali mo, may bounce siya dito kasi for the longest time, MA 100 yung pinaka-support. So, 0.52. Oh. O sige, dyan muna sa MA 100. Yan. Bago natin tingnan dito sa bandang ilalim niya. So, medyo malakas yung drop. Hopefully, meron siyang bounce. Kung walang masyadong magkakatakutan na lumabas. Kasi yung environment kasi yung trading, ma syempre mapapa-profit taking talaga yung iba dito sa PSE market. Okay, so anyway, lumabas na po sila, kaya po ganyan, medyo malakas po yung drop. Kasi wala namang, ano, wala namang foreign, wala namang tayong news. Sumabay lang siya sa galaw ni Lotto last time. So nag-drop siya 11.11%. So meron tayong konting net foreign buy yata to eh. Net foreign sell siya. 208,000. Tama ba? Yun. 208,000. So, APS call ang buyer and then call DPI yung ating pinaka main seller. So, technical wise, hopefully mag-bounce siya bukas dito sa area natin na to. Kung hindi, ang next support is 0.52. Dito ako nag-cut last time eh, 0.52. Hindi na ako nakasabay no meron siyang volume dito. Kasi yung next na spike naman niya, ang laki na. Okay? So, anyway, ganyan talaga mga penny stocks, small caps, medyo malakas po talaga yung ano, yung galawan. Kaya sabi natin, always be ready sa galawan dito sa mga pennies natin. Okay? So next, SCC, nagka-try siya mag-drop kanina. So hindi naman natuloy. So 36, di ba? Yung, sige, lagay lang natin 36 kasi 34.8 or halos 35 pa rin naman yung price. Ngayon lang, hanging man, so medyo nag-ano din, nakakatakutan dito kay SCC, pero okay pa rin naman, intact pa rin naman. So, tingnan natin, hopefully normal na pullback lang siya, and then sumabay lang sa galawan ng global or majority ng mga stocks natin. Okay, so yung trend natin, MA na yung pinaka-support, pero pag ayaw niya dito sa, malapit sa MA 20 naman. Okay, so hindi man siya masyadong ano, 0.57% lang naman yung ano, yung drop niya. So, call upcapsec ang buyer, call wealth yung ating seller, minus 0.57 sa may foreign. Ah, okay. So, foreign net. Ayan. Meron pa rin siyang 11 million. So, significant pa rin yung buyer niya. Kaya hindi masyado nagko-collapse itong si SEC. So, yun nga lang. Wala tayong catalyst. Kasi yung inatay lang natin is rumors pa rin naman. Kung kailan magkakaroon siya ng official na dividendo, yun kasi yung mga bulong-bulungan lang po ah, hindi po sure yon kasi wala namang ano, wala pang official na balita galing kay SEC. Okay, so dito, okay, yung mga nakakatakot na galaw ng stocks. So, hopefully hindi siya ano, dahan-dahan lang yung ano niya, yung galaw niya. So, 1.98, medyo nag-giveaway din yung ano, yung binubuo niya na support dito. So, ito yung bago resistance. 2 pesos. So, 1.98. Silip ulit tayo dito sa batang kaliwa. Saan ba yung pinaka-next na support? Okay, so hanap tayo dito. Ito siguro. Oh, masyadong mababa. So, depende sa iyo ha. So, baka magalit yung ano, mga dito na ticks natin. So, kasi broken yung support. Ayan, tama-tama. Ito. Ayan, dito. So, nag-resist, and then nag-breakout. So, yan. 1.76 or 1.8. So, depende na sa iyo kung saan mo gusto ilagay yung support. 1.8 siguro na psychological. O 1.8 yung next na support niya. Hopefully hindi na umabot diyan. Pero kung trend ang gusto mo, sige, clone natin to. Clone natin siya. And then currently
nagtatry siya dito sa support camp. Kaso may breakdown kasi sa 2 pesos. Kaya critical bukas, dapat may balik niya sa 2 pesos yung price kung hindi pag naglaro tayo dito. So, okay kung masyado malaki. So, masyado mataas. Pero yun yung sinasabi niya, 1.76. O 1.9 muna. Kasi masyadong, baka masyadong mabilis naman yung nilalagay natin na mababang support. Yan. So anyway, oversold na rin pala siya. Oh. So hopefully, medyo malapit na rin siya mag-bounce kasi nandito na tayo sa below 30. RSI 23 yung current level po nitong si Vito natin. Okay? So piso, yung tanda ko sa kanya kasi nga yun yung binili ng investors. Para yung nangyari kay, ano ba nangyari kay Green? Oops, na-close ko siya. Wait. Buksan ulit natin. Kasi 0.25 eh. Yung, di ba, usapan natin last time. Ayan. Mapapunta na rin siya doon. Okay? So, anyway, careful na lang tayo kasi downtrend din yung, ano, yung current na price action po nitong si Tito. Okay? So, next, wala tayong balita. Wala tayong mga nakakuha na balita. PLC, SCC, at saka si Dito, wala po. Next, C+, pullback din. Okay? So, ito medyo nakakatakot pag nasa ano tayo eh, nasa tuktok. So 7.1 yung current na resistance. So nag-support naman yung ating MA9 sa kanya dito sa 6.7. Pero meron siyang pa-week dito sa malapit sa MA20, which is yung 6.4 na immediate next na support nitong C plus natin. So watch out na lang kung meron kang hawak. Bantay-bantay ng konti. Hindi naman siya ano eh, hindi naman siya bumigay. So nagkatakutan na rin siyempre nag profit taking na yung iba na medyo mataas na siya, di ba? Bagger itong si ano si plus natin. Tingnan natin kung sinong jockey natin. Local lang naman 'to si ano eh, si plus. Ayan, ayaw lumabas. Anong na off po kasi yung ano niya eh, kanina. Ayan. So 3.87% yung kanyang drop. Meron tayong net foreign buy 4 million. Okay, so may nagsusupport. Mandarin fill stock ang buyer and then call Mandarin yung ating pinaka main seller. So obvious naman yung ano yung trend niya madali makita MA9, MA20 yung pinaka malapit na support para dito kay Plus. Okay, so drop and net foreign buy. So sa blue chip representative natin si Ali at saka si AP. So pabagsak din po siya. So medyo although wala naman negative sa kanila, di ba? Yung current market situation medyo mahina talaga. So descending triangle yung binubuo niya, which is bearish. Hopefully hindi siya mag-breakdown sa below 26. Kung hindi, medyo malalim tayo. Babalik tayo dito sa 25 level. Pero sa pinupunta kasi ng index niya, so yung RSI is pababa. So, syempre, same lang to ay ano. So kasi kasama siya doon sa ano, sa PSE. So pababa yung RSI and then pababa din yung MACD. So hindi natin masabi kung maganda bumili during this time kasi laglagan yung ano yung ating mga stocks. So 26.2 yung support niya after magkaroon ng break dito sa MA100. Okay? So medyo malakas na yung boost niya ngayon. So minus 3.6%. Net foreign sell tayo, di ba? CLSA, first stress, yung ating buyer, Salisbury Maybank yung seller. Meron tayong 80 million na net foreign sell po kay Ali. Okay. So next AP, so hindi naman matatanggal sa ano eh, blue chip sabi nila. Pero lakas ng ano niya, negative sentiment. So lumalabas kasi yung investor. Broken na rin yung support niya dito sa ano eh. Ayan, lagay natin dito next is 29.2. So ito siguro mga makikita natin na mabilis mag-whip back kapag medyo okay na yung market. So okay, so downtrend yung RSI nasa oversold na pala. Oh. RSI 20 na siya. So pero binababa natin yung support kasi medyo broken tayo dito sa ano eh, dapat 30 point ano eh 31 yung pinaka support natin sa kanya. So sa trend wala na kasi nag-aalisan kasi yung ano yung traders natin. Okay? So ngayon ang price niya is drop ulit ng 4%. So last time yung malaking drop is 4% and then ngayon another drop ng 4%. So Papa Regis ang buyer and then UBS Regis JP Morgan yung ating seller. So andyan pala si JP Morgan. Minus 188 million po itong si AP. So kung bukas hindi pa rin mawala yan, expect nandito tayo sa 29
level na 2, kasi wala na siyang trend eh. Hindi mo na drawing yung trend niya kasi broken na siya eh, lalo pa nag-drop yung price natin. Okay? So balik tayo dito sa PSE. So maganda, pahupain muna natin yung ano, yung galit ni PSE market, yung mga investors na lumalabas, kasi parang eto nga yung gusto niyang gayahin dito sa area na to. So mag shake out siya, mag-oversold yung stocks. At then saka natin makita na mag-recover. Yung start ng recovery natin is second week ng October last year naman. Wala naman negative, di ba? May nakita ba tayo na negative news sa PSE? Wala. Yung palitan, syempre, mababa, interest rates mataas, yung inflation, makit ng konti. So, yun lang naman yung mga iniinda pa rin naman natin last time since start ng year ng trading natin. Okay? So, hopefully may bounce tayo para okay naman, good vibes naman yung ano, yung bear months natin. Ayan. So, yun lang muna yung ating review. So, as usual, bago time close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group, guys. Crypto ko to para sa mga play earn games. Yung ating Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, Patreon sa mga gusto ng guide, sumali sa trading group. Open po yung ating Patreon channel naman. Yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.